Si Marcus Jackson ay walang may pagmamadaling nagdaan noon sa isang mahabang lagusan. Isang lagusan na mas lumalawak habang siya'y lumalayo ng lumalayo, papunta sa isang malaking kuweba. Labis na nag-aalala si Marcus kung paano niya malalagpasan ang walang katapusang lagusan na iyon hanggang sa mabulag siya ng isang liwanag at magdilim ang kanyang paligid. Matapos ang lahat ay nakadinig naman siya ng isang boses. Dok, malaki pa po ba ang posibilidad na si Marcus ay magising mula sa koma? Para maipasaayos na niya sa kanyang abogado ang mga papeles at dokumento na kanyang kailangan bago siya mamatay. Masyado pang maaga para sa oras na yun. Lalo't sa tingin ko ay may kakayanan pa si Marcus ngayon na makadinig sa kabila ng kanyang kalagayan at masyado din namang mabilis para mag-over tayo ng kahit na anong treatment sa kanyang injuries na tiyak magiging mahirap at kakain ng mahabang oras. Nadidinig ni Marcus ang magandang boses ng isang babae, pero ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Hindi maunawaan ni Marcus kung ano ang ibig sabihin nila sa salitang koma, kaya iniisip niyang baka bangungot lamang ang lahat na sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, ang lahat ng kanyang nakikita at nadidinig ay ganap ng maglalaho. Pero bigla na lamang nakadama si Marcus ng matinding pananakit sa kanyang ulo at naunawaan niya ang nakakatakot na realidad kaysa sa inaakala niyang bangungot lamang. Maraming nagbalik sa memorya ni Marcus kung paano siyang nagmamaneho noon papunta sa isang business meeting nang mauwi sa trahedya ang kanyang sasakyan dala ng matinding pag-ulan at mapabangga sa isang poste. Natapos lamang ang lahat nang tuluyang mawala ang kanyang paningin at wala nang nasa paligid niya kundi kadiliman. Pilit siyang lumalaban na magkamalay habang nakaratay sa intensive care unit. At bilang pagpapatunay sa pag-iisip na ito sa kanyang sarili, ay nadidinig niya ang pagtunog ng mga life support equipment sa kanyang paligid. Maigi na lamang at unang bumalik ng maayos ang kanyang pandinig. Dahilan para marinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae sa loob ng kanyang hospital room. At naboboses nga niya ang isa sa mga ito na ang kanyang legal na asawang si Jennifer. Hindi na makilala ni Marcus ang boses ng ikalawang babae, kaya inisip na niya na lamang na baka ito ang ICU doctor ng hospital. Naging matagal ang pag-uusap ni Jennifer at ng babaeng kanyang kausap hanggang sa madinig na lamang ni Marcus ang pagsara ng pintuan ng kanyang kwarto, indikasyon na may lumabas na rito. Tingnan mo nga naman, napakalaking hunghang nitong doktor na ito. Iniisip ba niya na magigising pa ang gulay kong asawa na ito? Mataray na sambit ni Jennifer habang nakatabi pa sa kanyang asawa. Lingid sa kaalaman niyang nadidinig siya nito at tinaramdam na ni Marcus ang kanyang sinasabi. Waring ayaw nang magising ni Marcus ng mga oras na iyon at nais na lamang niyang maglaho ng tuluyan kung makakaya niya lamang. Ano bang nangyayari? Bakit siya ganun magsalita sa akin? Hindi ko maintindihan. Maraming tumakbo sa isipan ni Marcus noon habang binabawi ang kanyang lakas para makabangong muli. Pilit na lumalaban si Marcus para lamang mapamulat niya ang kanyang mga mata para matingnan niya ng seryoso si Jennifer ng mga sandaling iyon. Gayunpaman ay hindi naging madali kay Marcus ang lahat. Nagawa niya lamang na maimulat ng bahagya ang kanyang mga mata para maobserbahan si Jennifer kahit na papano. Dito, naabutan niya ang kanyang asawa na dumukot ng cellphone na tila may tatawagan. Naalala ng negosyanteng si Marcus na malaki din ang nagastos niya sa cellphone na iyon na inirgalo niya sa kanyang asawa sa nakalipas nitong kaarawan. Pagkadayal ay agad na ngang nagsagawa ng tawag si Jennifer. Hello dear, kamusta ka na? Miss mo na ba ako? Kunting pasensya na lang, hindi na rin ito magtatagal. Kinakailangan ko na lang maghanap ng magaling na abogado na magsasaayos ng lahat. Kailangan ko munang malaman ang lahat ng karapatan ko sa pag-aari ng aking asawa. Sa palagay ko ay hindi na naman gigising ang estupidong ito. Sadyang mahirap lang kausap ang doktor niya na wala namang alam. Basta hintayin mo lang ako, pupunta rin ako dyan. Maraming salamat. Malinaw na wika ni Jennifer sa kanyang tinatawagan. Si Marcus ay binalot ng matinding galit at pagkapuot sa puntong halos sumabog na anumang sandali. Pero ilang sandali pa ay nakayanan din naman niyang mapakalma ang kanyang sarili at basta madaliin ang lahat. Nais niya munang magkaroon ng malay at lakas bago maharap at makumpronta ang kanyang asawa. Kaya't sinasadya na lamang ni Marcus na pumikit at magpanggap pang walang malay para hindi mahalata ni Jennifer.
O siya, sige na. Aalis na ako. Paalam. Ayaw na rin kitang makitang muli. May ngiting pagmamaalam ni Jennifer sa nakaratay niyang asawa bago lumabas ng kwarto. Pinakinggang mabuti at pinakiramdaman ni Marcus ang bawat paghakbang papalabas ng kanyang asawa hanggang sa pagsasara nito ng pinto bago unti-unting minulat ang kanyang paningin. Nataon naman na ng eksaktong pagkakataon na yun ay ang siyang pagdating ng kanyang nurse. Natuwa ang nurse na masaksihang meron ng malay si Marcus pero pinigilan ni Marcus ang kanyang kasiyahan. Huwag ka sanang maingay. Huwag sana malaman to ng aking asawa pakiusap. Tumango naman bilang pagsang-ayon ng nurse nang madinig yon mula kay Marcus. Kaya't marahan na lamang itong lumabas. Maya-maya pa, isang butihing babae na nasa edad 30 na ang pumasok naman ng kwarto. Nagsaadagad ito ng impormasyon sa patient chart. Nagpakilala ito bilang kanyang doktor at agad na tinanong si Marcus patungkol sa kanyang kalagayan. Kung anong may nararamdaman ba ito o kung ano na kinakailangan niyang sabihin. Maayos na ako. Maganda ng pakiramdam ko ngayon. Siguro, hindi pa talaga ako tuluyang lumalakas. Pero ramdam kong malapit na ako doon. Meron sana akong ipapakiusap sa'yo kung mapagbibigyan mo ako. Sana hindi malaman ng aking asawa ang tungkol sa pagkakaroon ko ng malay pakiusap. Oo naman, sige. Dahil yun ang gusto ng aking pasyente. Alam mo kasi, ayoko naman sana pumuna. Pero napapansin kong may kakaiba at hindi tama sa iyong asawa. Lalo na nang alukin niya ako ng pera para hindi kita itrato ng tama. Masakit man madinig yun, ay alam niyang nagsasabi lamang ng totoo ang kanyang doktor. Kaya naman, mas ninais pa niyang magpalakas at alalahanin ang ilang magagandang nakalipas ng kanyang buhay bilang inspirasyon. Lumaki si Marcus sa isang pamilya kung saan kinakailangan niyang magtrabaho ng sobra para makaraos sa araw-araw. Nagawa niya ring maging mature agad matapos ang kanyang pag-aaral dahil wala na siyang ama na maaaring tumulong sa kanya. Ang ina niya lamang ang nagtatrabaho sa kanila bilang tagalinis na kanya na lamang tinutuwangan. Kung minsan ay tumutulong si Marcus sa isang car wash para magkaroon ng pera. Ang maliit na halaga noon ay mistula ng kayamanan para sa kanya. At doon, ninais ni Marcus na mag-aral ng economics sa kanyang pagpasok sa kolehiyo. Mabilis naman din siyang nakapag-enroll matapos niyang makuha ang kanyang high school diploma. At doon, hindi naman maalis ng ilang professor ang paghanga sa talino at talentong pinapamalas ni Marcus sa lahat, na tila walang ibang inisip kundi ang maabot ang kanyang pangarap ano't ano pa man ang mangyari. Natagalan din si Marcus bago maisip kung ano nga ba ang kanyang nais makamit, hanggang sa tanggapin na niya ang isang posisyon bilang isang intern sa isang maliit na negosyo bago niya natanggap dito ang posisyon sa pagiging senior manager ng sales division at sa katagalan ay ganap na siyang nakapagtrabaho bilang general director. Para sa sino mang wala sa mundo ng pagnenegosyo ay magmimistulang walang halaga ang pag-akyat pataas ng corporate ladder pero ang mabilis na pag-angat ni Marcus sa tuktok ng management position sa kumpanya ay talaga namang nakakamangha na siyang nagbigay daan din para makuha niya ang respeto ng karamihan. Makalipas naman ang lahat ng tagumpay na kanyang nakamit, ay dito na nakilala ni Marcus si Jennifer, kung saan nabighani na agad si Marcus sa ganda ni Jennifer sa una pa lamang nilang pagkikita. Naging mabilis ang pagkakasunduan nilang dalawa sa puntong mabilis din silang naikasal. Naging magarbo ang kasal na inatendan ng marami nilang kakilala at malalapit na mga kaibigan. Subalit ang dalawa ay nagawa lamang makapagsama sa loob ng dalawang taon. Hindi akalain ni Marcus na sa kabila ng dalawang taon nilang pagsasama ay hindi nagawang maging totoo sa kanya ng kanyang asawa. Base sa kanyang pagkakadinig ay ibang-iba na talaga ang asawa niya ngayon kaysa noong unang mga taon ng kanilang pagsasama. Pagdating ng isang nurse ay agad na humingi ng tulong si Marcus pero sinabi ng nurse na hindi pa siya ganun kalakas para bumangon sa kanyang kama at ang paglabas umano niya sa ICU ay inihahanda pa lamang. Hindi niyo naiintindihan, kailangan ko nang makauwi. Kahit mga kalahating oras lamang, magbabayad ako pakiusap, basta tulungan niyo lang ako. Napabuntong hiningan na lamang ang nurse na wala nang nagawa kundi buksan ang locker at ilabas ang kasuotan ni Marcus. Tinuwangan din naman ng nurse si Marcus sa pagtayo at nang makatindig ay agad nagdoble ang kanyang paningin pero ilang saglit lamang ay nakuha na rin niya ang kanyang balanse at umayos na rin ang lahat. Gumaan na rin ang kanyang ulo at marahan ng nakakakilos. Nang maramdaman niyang maayos na ang kanyang pakiramdam
ay agad na siyang nagbihis. Buwaba siya ng kalmado sa may hallway habang ang ilang medical staff ay napapatingin na lamang sa kanya. Ang doktor naman niyang si Maria ay sinubukan siyang pigilan at mapabalik sa kanyang kwarto pero hindi na ito pinansin pa ni Marcus na nagmamadali ng umalis. Sumakay na lamang ng cab noon si Marcus at nang makauwi ay agad na siyang nagtungo sa pintuan ng kanyang penthouse. Doon ay natigilan na lamang siya sa kanyang kinatatayuan nang masilayan ang isang lalaki na naglalakad sa kanyang living room na animoy siya ang may-ari. Pinagbuksan siya nito ng pinto at agad nang nagsalita. "Ikaw siguro yung designer? Pasok ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Marami pa tayong dapat gawin pero hindi ka man lang makarating dito ng tama sa oras." May pagkairitang sambit ng lalaki. "Nagkakamali ka. Hindi ako isang designer. Malayo. Ako ang may-ari ng lugar na ito." Maayos namang tura ni Marcus. Sa pagdating ni Jennifer ay halos namutla ito nang mabungaran ang kanyang asawa. "Anong ginagawa mo dito? Maayos ka na ba? Akala ko ay malubha ka na at malapit nang mamatay. Eto ako, buhay na buhay pa at hindi ako papayag na mamatay ng ganun na lang. At nais kong sabihin sa iyong lumayas ka na sa aking tahanan at isama mo tong lalaki mo. Wala ka ng lugar dito kailanman. Dahil kapag nagpumilit ka pa ay tatawag ako ng otoridad at sisiguraduhin kong makukulong ka ng matagal." Nais pa sanang mangatwira ni Jennifer ng mga sandaling yon pero hindi na niya yon nagawa nang makita ang mga mata ng kanyang asawa na nanlilisik sa galit. Sa takot ng dalawa na makulong ay agad na silang nag-impake ng gamit para umalis. At makalipas nga lamang ang halos kalahating oras ay nagawa na nilang lisanin ang tahanan ni Marcus. Pagkatapos ng pangyayari ay pumasok na muna si Marcus sa loob para umupo at magpahinga. At doon bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin at namulat na lamang sa pagising sa kanya ng doktor na si Maria. Nang pumasok ito kasama ng resuscitation team sa apartment ni Marcus, matapos sila nitong hindi pagbuksan ay alam nilang may masama nang nangyari. Pagkagising ni Marcus ay namulat na siyang muli sa ospital at nang mabungaran niya doon ay walang iba kundi si Maria. "Ano, may napala ka ba sa ginawa mo? O mas nilagay mo lang ang sarili mo sa alanganin? Sana mas pinigilan pa kita. Kung nalaman ko lamang yun na iyon ang gagawin mo. Kailangan siguro malaman na ito ng iyong asawa. Alam mo ba na pwede mong ikamatay ang iyong ginagawang kapabayaan?" May pag-aalalang tura ng doktor. "Pasensya na kayo, Dok. Napangunahan lamang ako ng aking emosyon. Hindi ko na dapat yun ginawa. Dapat ay nagantay pa ako ng tamang pagkakataon." Makalipas ang tatlong linggong pagpapagaling ni Marcus sa ospital, ay ganap na rin siyang gumaling at nakauwi. Sa hindi malamang kadahilanan, si Maria at si Marcus ay hindi na naiwasang magkaroon ng matinding koneksyon at pagnanais sa isa't isa na mas lalo lamang tumitindi sa bawat paglipas ng araw. Matapos mailigal ang kanyang divorce at kahit na sinubukan ni Jennifer ang magdemanda sa kanyang karapatan, ay malinaw na nai-record pala ng ospital ang kanyang bawat maling pananalita na siya ding nagpahamak sa kanya. Kaya't natapos ang kaso na wala din siyang nakuha ni isang kusing. Sa ngayon, ay alam ni Marcus na hindi na siya nagkakamali ng desisyon na pakasalan ang babaeng bago niyang minamahal at nais niyang makasama habang buhay.